o totoong walang bahid ng krimen at katiwalian si dating DILG Secretary Jesse Robredo? Ayon yan mismo sa isang dating kaalyado ng Kalihim, naging protector daw ito ng isang drug lord at umano'y inutos na iligpit ang konsehal na kumalaban sa kanya noong mayor pa lang siya ng Naga. Umaaksyon si Jem Abansenia. Tapat, simple at mapagkakatiwalaan. Yan ang imaheng iniwan sa publiko ng yumaong DILG Secretary na si Jesse Robredo. Nakilala rin ang dating Kalihim sa tinatawag na chinelas leadership dahil sa husay nito sa pakikisama sa mga ordinaryong mamamayan. Pero sa online article ng grupong We Are Collective, tinawag nito na palabas lang ang lahat. Bahagi lang daw ito ng hangarin ni Robredo na mapanatili ang sarili sa poder at matalo ang mga kilalang politiko sa Camarines Sur. Tulad na lang ng kaanak nito na si dating governor at congressman Luis Villafuerte. Sinegundahan ito ng dating konsehal ng Naga na si Luis Ortega. Itong mga taong nito, mga pala ito, mga plastic to, mga salita nito, pero ang sa ilalim, mga patalikod to. Isa si Ortega sa mga tumiwalag noon sa kampo ni Robredo dahil sa umano'y talamak na pagkakasangkot nito sa katiwalian. Bagay na hindi alam ng marami, o kung alam man daw ay mas pinili na lang na manahimik. Kalaunan, kumalas din kay Robredo ang isa pang dating konsehal na si Emilio Aguinaldo at naghain ang patong-patong na kaso sa ombudsman laban sa dating alkalde kasama si Ortega. We filed a case with Robredo for 75 criminal and administrative cases, all for graft and corruption. Ang nag-file yan si Emilio Aguinaldo and myself. Lahat ang ipinail namin. Ngayon, ang nangyari po, dismiss ang 29, ang reason po, ang justification, pati ang ombudsman, ay politically motivated. Ay paano pala yung mga ebidensya namin, na documents? Taong 2008 nang lumuwa sa Maynila si Aguinaldo para i-follow up ang mga hinaing kaso, pero hindi na raw ito natagpuan mula noon. Paniwala ni Ortega, pinaligpit na ito ng kampo ni Robredo. Ayon sa natanggap niyang impormasyon, pinatay si Aguinaldo sa Tikaw pa sa Masbate, ang parehong lugar kung saan umano nag-crash ang eroplano ni Robredo noong 2012. Tinawagan ko siya nung mawala si Aguinaldo. Tinawagan ko siya sa telepono si Jess. Jess, isunod muna ako, ipapatay muna ako. Pagod na ako sa'yo. Ibinagsak yung telepono. Tanging ang kampo lang din daw ni Robredo ang nagsasabi na buhay pa si Aguinaldo. Sila ang nagsasalita na buhay pa si Aguinaldo. Ako hindi ko sinasabi na kung na ano, pero alam ko kung how Aguinaldo was murdered. He was murdered. Kinumpirma rin ni Ortega ang koneksyon ni Robredo sa drug lord na si Chinglo Rosales na hanggang ngayon daw ay nananatiling untouchable sa probinsya. Hindi mahuli ang drug lord. Pero yung mga maliliit, yung mga drug user, yung mga nagbibinta ng... Siya malaging nagkakahuli-huli. Saan ka nakakita? Empleyado ng city found to be positive in drugs. Walang aksyon na ginagawa. Ngayon naman, recently, may nahuli isang empleyado ng city hall, nagbibinta ng droga. Bakit walang aksyon ginagawa? Panawagan ni Ortega kay Vice President Lenny Robredo, sagutin na lang ang mga isyong siniwalat sa Naga Leaks. Handa rin daw siya naharapin ang anumang kasong isasampa sa kanya kaugnay ng mga pahayag na ito. Sinubukan ng News 5 na makapanayam ang kampo ni Robredo tungkol dito pero tumanggi itong mag